Sino ka? Ako nga pala si Manos Deus. Kailangan mong patayin si Wensky. Kailangan kong patayin? Kailangan mo to. Bakit? Para maproteksyon mo ang mga taong kasama mo. Hindi ko alam kung sino ang nagpainom at ang pangit ng panaginip ko, at hindi ko alam kung bakit ako nagising dito sa lugar na to. Tapos na ang Pasko, tapos na ang bagong taon. Hindi ko alam bakit nasa ilalim ako ng kuweba. Hindi ko alam kung bakit dito ako napunta, mga kaibigan. Yo, what's up guys? It's your boy, nga pala ulit King Epi. At tayo nga po muli ay nagbabalik dito sa panibagong video natin ng Katakrap. At mga kaibigan, hindi ko po alam kung bakit ako napadpad dito tulad ng sabi ko kanina. Siguro susubukan kong bakbakin itong lugar na to. Baka meron akong inahanap na sagot dito or kung ano man. Dahil dito ako kinulong eh. Imposibleng dito ako kinulong. Tapos wala akong mahanap. So feeling ko hahanapin ko dyan dire-dire-dire-direcho. But for the meantime, kailangan ko munang umuwi. Dahil kailangan ko mag-prepare ng gamit dahil sa panaginip ko. Kung naaalala nyo pa si Wetsky, yung nakamanok na skin nung unang episode natin. Naging kaibigan natin siya actually. Naging kaibigan natin siya ng todo-todo. At sa panaginip ko, siya ang nagpainom ng lason sa akin para hindi ako magising ng isang buwan. Dahil hindi ko alam kung ano man ang tinatago na ito, mga tao na to dito sa syudad na to, mga kaibigan. So samahan nyo akong imbestigahan. Pupuntahan ko mamaya si Wetsky, pero pupunta muna ako sa bahay ko dahil tagal na. Ang dami na nabago sa lupa ko. Kita nyo yung lupa ko dito guys. Sa lahat ng lupain dito, yung lupa ko lang yung parang nai-expire. Alam nyo yun, hindi ko magets eh. Eh no, mga lupain naman nila may kulay green. Yung sa akin, ano eh, kamukha ni Marlo Arisala, hindi man lang naging Sanderford. Ang gaganda ng mga bahay nila dito. Tapos yung bahay ko, hindi ko man lang nasundan to. Dahil hindi ko alam kung sino man yun, no. Ang naaalala ko lang na pangalan sa aking panaginip Sud Sunam. Yun lang yung natatandaan ko at si Mephisto. So unang-una, objective natin, kailangan kong hanapin si Chris. Pero kung hindi ko man siya mahanap, ayos lang. Dahil kailangan kong i-relay sa kanya lahat ng nalaman ko. At pangalawa is kailangan kong puntahan yung Wetsky. Dahil siya ang napapabalitang nagpapapatay dito, nagpapainom ng gamot. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya. Pero ano to, maligayang remolacha. Ano yung remolacha? Anong remolacha? Ano yung beetroot? Beetwater? Para magkaiba naman niya tayo. Pero salamat sa pagtanim, kaibigan. Ba yung nakatanim dyan? Pero maraming salamat. Baba na tayo dito. Hindi ko alam kung kanino ring ulo yan. Pero nakakatakot. Ilagay mo lang dyan. So explore muna natin yung lugar guys. Dahil matagal nga tayo nawala dito. Ano to, mga lumilipad-lipad? Ba't may mga flying kandila po dyan? Paskong-pasko na dito guys. Wow. Ang ganda ng mga halaman pre. So ang alagaan itong syudad na to. Dahil unang-una sa lahat, napakaganda ng syudad. So bakit hahayaan ko na merong mamatay dito sa syudad na to, mga kaibigan? So ito, walang mga laman. Hindi ko alam bakit walang laman to, mga to. Feeling ko nag Christmas party sila dito nang hindi ko alam. Pero ang ganda ng mga builds sila dito. Yung sa akin lang yung mukhang parang ratsadahan sa gilid, no? Nakakahiya. Parang binuo lang sa gilid. Ano to? Gift from for King FB from MC Hero. May regalo sa MC sa akin. Ano to? Uy! Black of Diamonds. Salamat MC dahil naregaluhan niya ako. Hindi ko alam kung paano tayo makakabawi kay MC. Pero I think gagamitin ko yung binigay ni MC sa akin para mag-suit up. Convert mo muna, Lods. Okay. Convert ulit. Feeling ko kaabot-abot kaya na yan. Kumuha ng helmet. Okay. Kumuha ka ng leggings. Kumuha ka ng chest plate. Sapatos. Bitin ng diamonds natin, mga kaibigan. So okay lang naman, wala namang problema. At least meron tayong diamond set dito para kapag nakipagbakbakan tayo sa masasamang tao, meron tayong magagamit. Di ko alam kung saan ako mag-imbestiga guys, dahil masyadong imemorya ko, hindi ko na maalala. So I think maghahanap muna ako ng mga gamit-gamit dito. Tito Aren, ako nang bahala. Magta-timelapse na lang ako. Maglalakbay muna ako dito sa syudad na to para maalala ko lahat na nangyari. Tito Aren, I got you. Anong ginagawa mo dito sa barn? Kuya, ba't ka mag-isa? Ikaw ba si Wetsky? Oo, Kuya King. Ala, natatandaan mo na ako, Kuya King. Kuya King,
Medyo natatandaan kita pero halika, mag-usap tayo, maglaad-laad tayo, mag-usap tayo, no? Habang sumasakit pa yung ulo ko kasi mayroong isang hindi ko maintindihan kung sino yun, pinalaklak ako ng potion, napaka-sakit ng ulo ko, sobra-sobrang sakit ng ulo ko na ang tagal ko yata na wala, may higit isang buwan akong tulog, hindi ko alam kung ano nangyari, nagising na lang ako, wala rin ako sa bahay ko, ayun yung bahay ko, natatanong mo yung bahay ko, nandun yung bahay ko, hindi ko rin alam eh, pero may tatanong lang ako sa'yo nakaka-counte, totoo bang ikaw yung pumapatay dito sa syudad na to? Sa panaginip ko kasi ha, abang sumasakit yung ulo ko, sa panaginip ko, may pinapatay ka eh. Ikaw ba? Hindi, Kuya King, hindi ko magagawa yun. Umamin ka? Ay, Kuya King, wag. Hindi, umamin ka? Promise, hindi ko magagawa ka. Umamin yun. Ka sa akin. Ikaw hindi, ba yung hindi pumatay? Hindi ko magagawa yun, Kuya King. May napanaginipan ako, pinatay mo yung ibang kasamahan natin dito. At ikaw ba ang nagpainom sa akin ng potion? Umamin ka? Kuya King, hindi ako yun. Umamin ka! Hindi ako yun, Kuya King. Umamin ka! May napapalitan din akong gawin, Kuya King, pero di ako yun. Umamin ka sa akin. Kuya King, may mga alam mo ako informasyon. Huwag mo patayin, Kuya King. Bibigyan kita ng Kuya tatlong King. Segundo para tumakbo at magpaliwanag. Dahil pag naabutak kita, papatayin kita. Naiintindihan mo ba sinasabi ko? Bakit ba kasi ayaw mong umamin na ikaw yung salarin? Ang dami na nagkakapatayan dito na wala ako nung Pasko. Hindi ko mahanap si Chris. Halika. Halika dito, halika dito, halika dito, halika dito. Halika dito, halika dito. Pwede kang magpaliwanag sa akin. Pwede kang magpaliwanag sa akin. Wala namang problema kung magpapaliwanag ka. Pero kung magpapaliwanag ka, might as well magbigay ka ng pruweba. Pero habang wala kang pruweba ngayon, papatayin kita sa ngalan ng ustisya, pare. Pasensya na. Sinunog nila yung pruweba, Kuya King. Pasensya na, pre. Hindi pwedeng may traitor dito sa syudad na to eh. Dahil lahat ng panaginip ko, accurate lahat. Okay, hindi ever pa nagkamali yung panaginip ko. So pasensya na, pre. Halika dito. Kuya, hindi ako yun. Kuya King. Ano ba? Ulo ko, pre. Ano ba ginagawa mo sa'yo? Alaga, alaga dito, alaga dito. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na di natin magugustuhan. Aray, Kuya King! Sino mga kasabwat mo? Sino si Mads? May naalala akong letter M yung pangalan, pero hindi ko mabanggit. Hindi matuloy-tuloy sa dila ko. Pero isa lang naalala ko sa panaginip ko. Kasabwat na ganun. Kasabwat mo ba yung Sudsunam? Ha? Kasabwat mo ba yung pangalang Sudsunam at may pisto? Ikaw ba yun? Hindi ako yun, Kuya King. Kuya King, magpapaliwanag ako, Kuya King. Magpapaliwanag ka. Dito tayo banda. Aantayin kita sa may riverside. Dito tayong dalawa. Halika dito. Halika dito. Lumabas ka dyan kung wala ang sala. Kung hindi ikaw yung may kasalanan. Kung dito. Hindi ka kasabwat. Teka. Nung Sudsunam. Kuya King, teka. Bibigyan kita ng proof, okay? Nasaan yung pruweba mo? Nasaan yung pruweba mo? Bakit natin? Tatanggalin ko mga armor ko. Tatanggalin ko mga armor ko, Kuya King. O, sige. Kuya King. Paliwanag ka. May nabanggit sa akin si Jay Secret about sa maskara. Si Starseer pumunta sa kuweba tapos pinatay niya doon si Avery Jenkins. Nung pinatay nila si Starseer, nagkaroon sila ng public execution tapos nalaglag yung maskara. Tapos yung maskara na yon pamilyar. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kung gusto natin, gusto mo paabutin to sa langit. Alika. Habulin kita kahit umakyat ka pa. Alika. Alika dito. Asa ka na? Kuya King, wag tayo gumawa ng mga bagay na di natin gusto, Kuya King. Ikaw lang may gusto na ito. Wait, tatanda mo yan. Ikaw lang may gusto na ito lahat. Teka. Bakit kasi sa panaginip ko, ikaw yung nagpainom ng lason sa akin? Ha? Ikaw ba yung nagpainom ng lason? Kuya King, yung panaginip paligtad. So, ibig sabihin, ikaw yung nagliligtas sa akin? Ikaw yung nagliligtas sa akin? Patunayan mo. No? Imposible nga kung liligtas sa'yo, Kuya King, kasi hindi ko magagawa yun. Baka kasama ako. Probably, hindi natin sure, Kuya King, pero ito, makinig ka. Wait lang, huwag ka mag-tower up. Noong time na nag-Christmas party kami, sinabi ni Questline na nagpakita sa kanya si Manos Deus. Hindi ko alam kung kilala mo si Manos Deus. Hindi ko siya kilala. Sabi ni Manos Deus sa kanya, Kuya King, malapit na ang katapusan. Hindi namin gets kung ano yung ibig sabihin ni Manos na yun, Kuya King. Pero, pwede namang, ikaw na yung matapos ngayon sa amay ko. Para matapos na lahat ng to. Huwag naman, huwag, Kuya King, nasaan taas to, Kuya King. May dalawa kaming pinag-usapan. It's either yung katapusan na yun, pwedeng kamatayan. Kamatayan mo? O kamatayan ko? Hindi magiging kamatayan ko. Kasi nararamdaman ko parang ako yung isusunod mo eh. Hindi pa natin alam kung ito na yung end, Kuya King. Kuya King, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawang pumatay, Kuya King. Ngayon, natatakot lang ako na patayin mo ako kasi wala pa kasing kasagutan yung mga nangyayari ngayon sa Kadakrap. Wala pang kasagutan. Magulo yung sinabi ni Manos at saka si Manos ay nanghihina. Isipin mo muna, Kuya King, bago mo gawin, Kuya King. Pasensya na, pero kailangan kong gawin to dahil unti-unti ko na naalala yung memorya ko. Ako yung taga-protect ng syudad na to. Kuya King. At kung ikaw man, si Mephisto, pasensya na. Di ako yun, Kuya King. Kuya King! Kuya King! Parang nalala ko ng lahat. Wets. Spada. Wetski.
Wets, ikaw ba yan? Wets? Wets! Wets! Ikaw ba yan? Wets! Wets, buhay ka ba? Kuya King, tulong! Wets! Nalulunod na, Kuya King! Wets! Wets! Kuya King! Oh! Naalala mo na! Huwag mo papatayin! Hindi, hindi, hindi! Naalala ko na, pre! Buti na lang! Buti na lang! Ligtas ka, Wets! Wets, paano ka nabuhay? Naalala ko sinaksakan ni Mephisto! Paano tayo napunta sa syudad na to? Hindi ko maalala kung saan tayo nang galing, Wets! Unti-unti ko na naalala lahat! Hindi ko din maalala, Kuya King! Okay ka lang, pre! Ito lang yung nagpa-flashback sa utak ko! Naalala ko na siya! Naalala ko na si Sudsunam! Naalala ko na kung sino siya! Pero hindi ko maalala kung ano yung mukha ni Mephisto! Pero ang huling naalala ko ay sinaksakan niya sa likod! Ito ni mga kampo ni Mephisto, Wets! Teka lang, may naalala ako sa mga phantom na to, Kuya King. Ako din eh. Parang may naalala ako sa mga phantom na to, pre. Kailangan natin patayin itong mga to. Tsaka na natin pag-usapan yung kuweba, pre. Ako, sobrang saya ko na nakita-kita ulit, pre. Hindi ko kakalaing buhay ka pa dahil sa tagong memorya ko namatay ka sa kamay ni Sudsunam. Muntigan ka pang mamatay sa kamay ko. Pasensya. Pasensya, kaibigan. Sana mapatawad mo pa ulit. At pwede bang manghingi ako ng tulong sa'yo? Meron kasi akong memorya sa utak ko. Dalawang bagay lang ako magpapatulong sa'yo. Okay, meron akong dalawang memorya sa utak ko na hindi ko maalala kung totoo ba. Unang-una sa lahat, paano ko naging kababata si Chris? Ang naaalala ko na punta ako sa syudad ng Kadakrap, season 2 pa lang. Ako ang tagiprotekta nyo, pero wala akong naaalala na kababata ako siya. Hindi ko alam kung sino siya. Ngayon, Kuya King, feeling ko si Chris, siya nagbubura ng alaala mo. At alaala ko din. Mainig ka, Kuya King. Lahat sila naaalala ko, pero kayo dalawa, ni Kuya Chris, kayo dalawa hindi ko maalala. Naaalala mo na ba ako ngayon? Dahil ako naaalala kita nung nahulog eh. Hindi, naaalala na kita kasi pinakilala ka sa akin ni Bit nung nag-usap kami. Sinabi sa akin ni Bit kung sino ka. Pwede mo ba akong samahan sa kuweba na kita niyo yung maskara? Gusto ko lang makita yung maskara na yon para... Kuya King, yung maskara, Kuya King, hindi akong may hawak. Sino may hawak ng maskara na yun? Dito ata yun, kasi in-execute nila, pinablic execution nila si Star Sir. Naalala ko na si Sly, huwag kang magkilala. Si Sly, ang mayor ng Kadakrap, siya lang ang nag-isang mayor. Si Star Sir, naalala mo ba? Si Star Sir, siya ang kanang kamay ni Sly pagdating sa bangko. Ngayon, may nangyari si Star Sir, pinatay niya si Avery James. Dito ba pinatay si Star Sir? Oo, Kuya King, dito siya pinatay. Tapos, pagkapatay niya, merong suspicious na item na nalaglag, which is yung mask nga. Star Sir. Sir, pasensya na. Kung namatay ka nang wala ako, pangako ko sa'yo, hahanapin ko kung sino yung pumatay sa'yo at sino may hawak ng maskara na yun. Wets, naalala mo pa ba? Pwede bang maglakbay tayo ng ilang araw? Gusto kong kitain si Slide. Gusto kong imbestigahan yung maskara para maalala ko lahat ng pangyayari sa syudad na to. Kasi nanggaling na ako dun eh. Parang feeling ko kaya ko namang maalala ang lahat eh, di ba? Pwede mo ba akong samahan kay Slide sa susunod na paglalakbay natin? Sige, Kuya King. Masahan mo ko dyan. Anyway, speaking of maskara pala, Kuya King, noong time na yon, nakawento din sa akin ni Jay-Z na tinry nila sunugin yung maskara na nalaglag na yon. Kaso hindi nasunog, Kuya King. Ako nang bahala. Maraming salamat, Wets. Maraming salamat. So guys, naaalala ko na ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Pero naaalala ko na kung sino silang lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay. At pupunta muna kami ni Wetsky, Kislay. At kailangan kong imbestigahan kung sino at ano si Chris. Baka konektado siya kay Mephisto, mga kaibigan. So maraming salamat sa pagnood. Kung naaalala nyo ang lahat, comment down below nyo na lang sa baba. Kailangan ko pa ng memorya dahil kulang ang memorya na nasa akin at na kay Wetsky. So maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod na episode natin. Hanggang sa muli. Paalam.